guys, what's up Kalu? It's your Alwin sir and welcome back to my channel. Ito na nga yung part 2 natin kung paano nga ba i-set up yung payment method natin. Sa last video ko po kasi doon ko lang po talaga pinaliwanag kung wala na ba talaga yung Western Union sa payment option sa Google AdSense. Sinagot ko lang din po kasi doon yung mga nag-comment sa dati kong vlog research and of course yung newsletter ng Google AdSense saka yung statement niya. Sa part 2 po natin ngayon, dito ko po kayo tuturuan kung paano i-set up yung payment method nyo. Yung bagong payment method nyo, which is yung wire transfer through bank or bank transfer. Hindi ko napapatagalin to guys. Didiretsuhin na natin to sa pag-set up ng payment method natin. Nakita ko itong blog post na ito na may kompletong instruction kung paano nga ba mag-set up ng payment method ng wire transfer or bank transfer. Bago yun, buksan muna natin yung Google AdSense account natin. Punta lang tayo dun sa payments natin sa Google AdSense. So, ayan yung payment method natin. The payment method. Itong yung option na pipiliin nyo, ito yung add new wire transfer details. So, yan yung pipiliin yung option nung una, yung add new wire transfer. Dito nyo makikita yung beneficiary ID, name on bank account, bank name, SWIFT, PIC, tapos itong account number, yan, kung ano-ano pa. Kasi ako hindi ko alam kung paano ko ito i-set up kasi wala pa akong nalalaman dito sa wire transfer or bank transfer natin. Naghanap ako ng instruction kung paano nga ba i-set up yung wire transfer payment method natin. So, nakita ko yung blog post na ito. Ito, papakita ko sa inyo guys. Para mag-guide kayo, ito yung nakatulong sa akin kung paano mag-set up ng payment method ng maayos. Ito na yung instruction na susundan natin. How to set up your AdSense payment to your local bank. Following the announcement that Google AdSense will stop dispensing earnings to Western Union by early next year, 2021, here's how you can update your payment details to use your local bank instead. Western Union will no longer be available when choosing your form of payment. So, noong August 10, 2020, yan. So, ito meron siyang link ng announcement na to. Talaga siya na wala ng Western Union. While check payment is still available as an option, I generally don't recommend it because as I've read, the check takes a while to reach your address, so medyo matagal daw siya pag-check. Until when can I use Western Union as a payment option? So, dito guys, sa blog post na to, nandito din yung mga frequently asked questions natin about sa payment method natin sa Google AdSense. So, dito, may mga sagot na din po siya. So, hindi na po tayo mahihirapan maghanap-hanap or mag-search kay Google kung ano nga ba yung kung kailan, kung paano, kung bakit, gano'n. So, ito, until when can I use Western Union as a payment option? No specific date, but safe to say you have until end of this year, 2020. Continue withdrawing using Western Union, but for your own sake, use a different payment method already. How to claim your Google AdSense payment by Western Union. So yun nga, para maging safe tayo, much better na mag-set up na natin agad yung payment method. Kahit na available pa siya until end of this year. Do I need to create a dollar account for this? No need, okay? Well, hindi natin kailangan kasi audience, you know. Depende na lang kung meron talaga kayong dollar account. How do I add a payment method using wire transfer? So, ito na yun guys. Ito na natin malalaman yung instruction nyo. The steps in adding a payment method is pretty straightforward. Once you log in to your Google AdSense account, first, go to payments. So, ayan, punta tayo sa payments natin. Pangalawa, manage payment method. Pangatlo, add payment method. So, sa payment method natin, yung pipiliin natin doon, yung pang 4, yung add new wire transfer details. So, for the details, ito na. Yung ilalagay nating details doon sa wire transfer details natin. Yung beneficiary ID natin, keep blank. Since sa kalagay naman siya optional, keep blank lang. Yung next, name on bank account. So,
sa Nimon Bank account natin, kailangan natin ng ito, yung details natin sa ATM natin or sa banko natin. So, nandito kasi nakalagay yung complete name natin so that sure tayo na yun yung nakapangalan sa ATM natin. Kung kakagawa mo lang din ng bank account mo, make sure na yung pangalan na nilagay nyo po dun sa bank na pinili nyo ay dapat yun din po yung ilalagay nating pangalan dito sa details dito sa payment method natin dito sa Google AdSense. Ayan, ilagay nyo na dyan yung pangalan nyo mismo na nilagay nyo din dun sa bank account nyo dito sa wire transfer details natin. Pasensya na. Medyo nabubulol na ako, nahihirapan ako magsalita. Next is yung bank name. So, importante yan. Maraming banko dito sa Pilipinas. So, isa na doon yung BPI, BBO, China Bank, mga ganon. Ano pa ba? Security Bank, mga ganon, bank everywhere. Kailangan po doon kompletong pangalan ng banko. So, hindi lang po siya BBO or BPI. So, kailangan po siya buo. Bank of the Philippines, Bank of the Philippine Islands. O, ano ba ibig sabihin ng video bank of the oro? Parang ganon. So, yun po, kailangan siya kompleto. Hindi po siya naka-abbreviate lang. So, yun. Next is Swift BIC. BPI yung gamit ko. Nakalagay na dito sa instruction kasi BPI na yung ginagamit na itong nag-post na itong vlog na to. So, yung Swift BIC po ng BPI is ito, B-O-B-I-P-H-M. So, sa mga hindi pa po alam yung Swift BIC ng banko nila, yung, makikita nyo lang po yan sa Google. Basta search nyo lang po sa Google, makikita nyo na dyan yung mga BIC ng banks dito sa Philippines. So, next is yung account number. Ito, mas importante yung account number. Kasi dito nila, ito transfer yung pera from Google AdSense earnings natin. Mga earnings natin sa YouTube, dito nila ilalagay sa bank account number natin. So, importante yan. Ayun, your account number, no dashes or spaces. So, diretso lang po siya, puro number. Next is the intermediary bank. So, ito, nahihirapan ako dito eh, kung ano ba yung lalagay ko dito, intermediary bank, hindi ko naman alam yan. So, keep blank lang nakalagay dito. Tapos itong FFC or FBO, keep blank na rin ito. Hindi ko rin alam to eh. So, ayan lang yung nakalagay dito sa instruction. So far, wala pa naman akong nare-receive na notice kung ano ba, kung may mali ba akong ginawa dun sa details na nilagay ko doon. Pero, I hope na tama naman yun. So, yung Western Union kasi sa akin is naka-primary payment method. Para ma-switch po yung payment method ng Western Union, set natin as primary payment method po itong wire transfer natin or bank transfer natin. So that ang Google AdSense babayaran ka na lang through bank transfer. I-update ko na lang po kayo sa comment ko. Ipipin ko na lang siya kung na-receive ko na yung wire transfer na yun. Okay? So that wala na kayong iisipin na nagdududa kayo dito sa vlog po sa to. If ever lang naman na, bang sure ka naman sa ginagawa natin ngayon or nagtitiwala ka sa akin, just continue. Basta i-update ko kayo dito sa comment dito sa video na to. So ayan, natapos na natin yung pag-set up ng payment method natin. Ganyan lang po kasimple. Check nyo na din po pala yung sa dulo na set as primary payment method. Saka na natin i-save itong payment method natin through wire transfer. So, ito guys, sa blog post, nandito na din pala yung mga Swift code ng bank para hindi na din kayo mahirapan maghanap ever na mag-search pa kayo sa Google. So, ayan guys. Ayan, ganyan lang po yung pag-setup ng payment method natin. I hope na nakatulong itong video na to sa'yo. At sa mga nagtatanong po talaga dyan na bakit wala ng Western Union, yun nga po sa una kong video, wala na po talaga siya. Pero available pa siya hanggang end of this year. Ikaw pong bahala kung gusto nyo na mag-switch ngayon or hindi pa kayong bahala. Basta yung mga aberya or mga issue tungkol dito sa pag-receive ng revenue natin through Western Union ay
nagbigay na rin naman sila ng notice or ng announcement na para mas safe, we have switched to another payment method. So, yun nga, para sure tayo, di ba, pag wala ka pang bank account, mag-open ka na. Ito lang namang video na to ay guide lang naman sa inyo. Kung nagdududa ka, just skip this video, at kung nagtitiwala ka naman sa instruction ko or guide ko sa inyo kung paano i-set up yung payment method natin na wire transfer or bank transfer, sana nakatulong. So that's all for this vlog, guys. I hope you like this video and subscribe to my channel, click your notification bell and comment down below about this video. Again, it's your Alvin sir. See you on my next video. Bye guys.